Thank you very much. Majority floor leader, Congressman Martin Romaldez, Congresswoman Yada Romaldez, Mayor Alfred of Tacloban, my former Mayor Green Romaldez of Tacloban, and dare I say it, incoming Vice Mayor. First of all, I would like to thank our all those who celebrated the Mass with us on this, the 8th anniversary of Super Typhoon Yolanda. Parang mahirap na hindi natin siguro lahat tayo na nakita ang nangyari pagkatapos ng Yolanda ay nung panahon na yun ay lahat tayo iniisip natin paano na ito. Hindi na tayo makakabalik, hindi na tayo makakabalik. Mga dinaanan ng Yolanda at sinira lahat ng Yolanda ay ngayon bumalik na at mas maganda pa kesa sa Yolanda. Ngayon naman, tayo ay nasa gitna ulit ng isang krisis. Hindi lamang ang Tacloban, hindi lamang ang Region 8, hindi lamang ang Pilipinas, kung hindi ang buong mundo. Ibang klaseng krisis ito, hindi kagaya ng Yolanda, na isang gabi lamang ay binasak na ang mga buhay ng mga napinsala ng Yolanda. Ito naman ay ang sakit, ang pandemya, na halos 2 taon na natin pinaghihirapan paano tayo makalapas, paano tayo aahon, paano tayo makakabawi uli dito sa maraming naging kahirapan na dinulot ng pandemya sa ating mga tao. At sa dami ng nangyari at sa dami sa hirap ng mga dinaanan ng ating mga kababayan, hindi mo ba sisisi ang iba na isipin ulit na paano tayo babawi? Tapos na ito, hindi na tayo makakabawi, hindi na tayo makakabalik. Sa lahat ng mga nagsasabing ganon, sasabihin ko, pumunta kayo sa Region 8, pumunta kayo sa Leyte, pumunta kayo sa Tacloban. At doon kayo kumuha ng pag-asa ulit. At doon ulit tayo matutunan natin ang mga leksyon ng Yolanda na babalik muli ang kabuhayan sa napakagandang kalagayan basta't nandyan ang tibay, ang malasakit, ang kabayanihan at ang pagmamahal sa kapwa Pilipino. Yan ang ugali ng Pilipino, kaya tayo magbubuhay ulit, tayo dabangon muli dito sa krisis na dinadaanan natin. Kaya ang pagka humihina ang loob ng ating mga kababayan, ulit-ulit kong sasabihin, huwag kayong masiraan ng loob. Basta tayo ay nagkakaisa, basta tayo ay nagtutulungan, basta tayo ay nagmamahalan at tayo ay nararamdaman din natin lahat ng kahirapan ng ating kapwa Pilipino.